At patuloy po yung mainit na issue tungkol sa pagbubukas po ng turismo dito sa ating lalawigan, particular po dito sa bayan ng Baler. At nais ko pong ipapatid sa lahat na nasa finalization na po o nasa final draft na po yung executive order na ilalabas ng ating lalawigan, pamahalang lalawigan sa pamamagitan ng inyong lukod, para po sa gradual opening ng tourism, hindi lamang po dito sa bayan ng Baler, kundi sa lahat ng bayan, walong bayan dito sa ating lalawigan. So, nagbalangkas po tayo ng mga guidelines para po sa pagpasok ng mga turista doon po sa ating mga pasukan, mga entry points. Pero una po, tungkol sa doon po sa mga bubuksan nating pasukan, ang bubuksan lang po nating pasukan ng mga turista ay ang Canili entry points at yung Kalookan. Yung pong sa Villa Aurora ay hindi po natin papayagan na doon dumaan ang mga bibisita dito sa ating lugar. Isang dahilan po nito ay para po malimita yung ating babantayan na pasukan at labasan ng mga turista. At ang initial pong araw na papayagan natin ang mga turista yung kanilang pagpunta po rito ay hanggang tatlong araw lang po sila pwedeng manatili dito sa ating lalawigan. At siyempre po, hindi sila pwedeng tumuloy doon sa bahay po ng kanilang kamag-anak, kaibigan, kundi dapat sila po ay mag-check-in doon sa DOT accredited establishment. Ano po, hindi po pwedeng kung saan-saan lang sila tumuloy. Kaya hindi po pwedeng magdala ng tent o magpaupa ng tent ang ating pong mga kababayan sapagkat ito po ay pinagbabawal. At kung ang turista po ay papasok sa Canili area at pupunta ng Baler, siya po ay maaari lamang pumasok isang oras bago po yung kanyang check-in time dun sa DOT accredited establishment. So kung alas 2 po ang kanyang check-in time dun sa isang hotel, ano po, ay alauna siya pwedeng pumasok sa checkpoint po natin sa Canili. Ngayon, kung ang turista naman po ay dadaan sa Kalookan, dun po sa ating control po sa Kalookan, at ang destinasyon niya ay sa Dinadyawan, siya po ay bibigyan lamang ng isang oras na biyahe sa kanyang patutunguhan sa Dinadyawan bago po siya papasukin. Ngayon, kung pupunta naman po ang destinasyon naman po niya dito sa Baler, gagawin po nating dalawang oras. So, bibigyan lang po natin sila ng pagkakataon na maglakbay buhat sa ating mga checkpoints papunta sa kanilang hotel na tutuluyan. Ang dahilan po niyan ay para po maiwasan na bago sila pumunta sa kanilang hotel ay makakapaggala po sila sa iba't ibang tourist destination para po ma-monitor po natin yung kanilang galaw para kung sakali magkaroon po ng problema ay alam po natin kung paano po tayo mag-uumpisang mag-trace kung sino po yung mga nakasalamuhan nila kung sakaling mayroon pong mag-positive o magkaroon po ng magpakita po ng mga symptoms. At siyempre po, limitado yung tatanggapin po nating mga turista. Hanggang 50% lang po ng capacity ng mga hotel ang pwede po nilang i-accommodate. Kahit na po fully vaccinated yung turista ang papasok dito sa ating lalawigan, ay hindi po niya pwedeng sabihin na siya exempted na sa pagdadala, pagpapakita ng RT-PCR negative result na valid lang po hanggang sa
hanggang 72 hours. So yun po yung mga initial na mga kondisyon na ating ipapatupad dun po sa pagpasok nila sa ating mga control points papunta po sa kanilang destinasyon. Siyempre, kung wala po silang booking sa hotel, hindi po sila pwedeng makapasok. Kaya kung gusto nilang pumasok, kung may mga kaibigan po kayo na gustong pumasok dito sa ating lalawigan, o kaya yung po may mga hotels na mga nagtatanong kung pwede na pumasok, so pagka na-open na po yan, yung po yung mga ilan lamang sa mga kondisyon na ipapatupad po natin dito po sa ating lalawigan. At kung magpapatupad po ng sariling protocol o sariling alituntunin ang mga munisipyo o barangay, ay nasa kapangyarihan po ng munisipyo at barangay yun. Yung pong papalabas ng probinsya, ayan po yung general guidelines para po sa pagpasok ng mga turista dito sa ating lalawigan. At pagkatapos po natin may finalize, magpapatawag po ang inyong lingkod ng pagpupulong ng provincial IATF. Iimbitahin po natin ang mga mayor para po mapag-usapan yung pulisiya ng probinsya, kung meron po silang suggestions o gustong idagdag. Yun po yung panahon para mas lalo po namin mapulido yung guidelines. Pagkatapos po nun, ay munisipyo na po ang magdidesisyon kung kailan siya magbubukas. Sapagkat pagpasok po ng mga turista dito sa ating lalawigan, pag sila po ay nakalusot na sa ating checkpoints, ang pananagutan na po ay mapupunta sa mga munisipyo at barangay, sapagkat sila na po yung magmo-monitor nung mga turistang darating dito sa ating lalawigan. Andiyan po kailangan na pag mayroon po nagpakita ng signs and symptoms, yung kanilang mga bisita, yung po kanilang mga naka-check-in sa mga hotel, mayroon kanya-kanya pong responsibilidad. Ayun pong ating mga nasa munisipyo at nasa barangay, siyempre po yung mga hotel owners.